Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardy ni Sir Mayo Vlogs. Sumaatin po ang kaswertihan, ang kasaganahan ng taong paparating. And for today's video guys, isibabahagi ko ang mga halaman na siyang tutulong sa atin para magkaroon ng isang positibong pananaw sa buhay, umatrak ng positivity, ng good vibes. Una po sa lahat guys, ang halaman na inyong nakikita, ito po yung isang variety ng photos plant na tinatawag na Enjoy Photos. Kapansin-pansin po na napakaliit po ng kanyang mga dahon, may tatlong kulay lamang po sa kanyang pinaka-foliage. Meron po tayong cream, we have dark green and lime green. Bagamat napakasimple at payak lamang po ng kanyang kaanyuan, ang halaman na to ang siyang nag-aalis ng mga harmful chemicals, toxins na siyang nalalanghap natin, kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene. Sila rin po ay may kakayahan sa paglilinis ng hangin. Kinoconvert po nila ang mga methane gases, carbon dioxide sa isang presko at napaka-natural at kaaya-ayang hangin na kinakailangan natin sa ating malusog na pamumuhay. Ang pag-aalaga sa halaman na to is napaka-simple din po at napaka-tipid po. Bakit po tipid? Dahil hindi niya po kailangan diligan everyday. Kung sa tingin niyo po na basa pa po ang pinaka-lupa, might as well na hindi po siya recommended na diligan. Ang pagdidilig po sa halaman na to is done every 5 days at napaparami po ito sa pamamagitan po ng stem cutting lamang. I-focus po natin guys para po makita natin ang kanyang napakagandang kariktan at kaningningan. Isa rin po ito sa tinaguriang money plant dahil may kakayahan din po sila sa paghaltak ng mga kasaganahan, kaswertihan na matumal. At para mas lalong magampanan niya ang kanyang tungkulin sa pag-aalis ng mga hindi kanais-nais na bagay, elemento, is talagang maglalaan po tayo ng oras, panahon at enerhiya para alagaan natin silang mabuti. Then dumako po tayo sa pangalawang halaman guys. Ito po ay isa sa mga variety ng pinakasikat na aglonema. Sa mga aglonema lovers, alam kong kilala nyo ang halaman na to. Ito po yung tinatawag na Doña Carmen aglonema. Kitang kita po ang kanyang napakagandang mga dahon na animoy baghari. I consider this also as those varieties of aglonema na masasabi kong napaka-striking at napaka-stunning dahil kitang-kita po sa kanyang mga dahon ang isang napakagandang kaanyuan, ang pinaka-distinction para masabi mong Doña Carmen aglonema siya is yung kanyang dahon po is biluhaba, oblong po ang pinakahugis at meron po siyang pula. Ranging po ang kanyang pinakagitnang dahon sa pula or pink. Ang pag-alaga po sa Glonema Doña Carmen ay kagaya din po ng mga shinare ko or binahagi ko kung paano natin mas lalo mapapatingkad is talagang gagamit po tayo ng powderized eggshells mismo doon sa kanyang lupa dahil ang powderized eggshells po ay napakayaman sa calcium. Yun po ang nagbibigay tulay para mas lalong lumabas ang kanyang variegation kagaya ng inyong nakikita. Ito rin po is napaparami sa pamamagitan po ng stem cutting at para mas lalo magkaroon ng maraming anak, suloy at supling is talagang maghahanap po tayo ng mga abono organic kagaya ng powderized charcoal at yung tinatawag na liquid fertilizer, yung pinagbalatan ng saging. Napakaganda guys. Isa rin po sa mga tungkulin ng ganitong halaman is tinatanggal niya po ang mga hindi kanais-nais na elemento
considered air filtering at air purifying plants. Kapag naalis na po ng halaman na ito, yung mga hindi magandang dulot ng ating mga kapitbahay, ng ating mga panauhin, yung mga masasamang bagay na nasa ating bahay, kapag nahigop at kapag naalis na, patuloy na po ang swerte sa ating buhay. Ilagay nyo po ang mga ganitong halaman mismo doon sa east portion, more specifically sa northeast portion ng ating bahay, dahil yun po ang pinakamahiwaga, pinakamakapangyarihan at pinakamasaganang lokasyon sa lahat ng mga direksyon or lugar sa ating bahay. Bakit nga din siya nakapagbibigay ng isang positibong aura? Dahil sa kanyang napakaningning na kariktan at mga dahon. Kapag inilagay mo siya mismo doon sa isang payak na espasyo, hindi lamang sa ating bahay, kundi sa opisina, sa workplace, sa school, paaralan, sa ating living room, or pwede din po siyang ilagay mismo doon sa harapan ng ating pintuan ng ating bahay para humaltak ng napakaganda at buenas na oportunidad. Sila rin po ang nagbibigay ng isang buhay at makulay na espasyo mismo doon sa mga blunt spaces sa ating bahay. Then dito guys, ang isa rin po sa pinaka drought tolerant, low maintenance at napaparami rin po sila sa pamamagitan po ng mga suloy or supling niya. Ang halaman na ito is of course napaka-common or payak, bagamat napaka-simple lamang po ng kanyang postura, is talagang may kakayahan ang halaman na ito sa pagbibigay sa atin ng isang malinis na hangin. Ito po yung tinatawag na peace lily. Napakaganda guys. Kapag inilagay mo siya mismo doon sa isang lugar sa ating bahay na humid, na hindi direktang nasisikatan ng araw, is talagang mapapamukadkad natin ito. Bakit siya nagiging hindi nawawala sa mga halaman na considered lock and feng shui house plants? Dahil mabisa po sila sa pag-aalis ng mga hindi ka nais-nais na mga bagay na siyang nagiging sanhi ng pagtatalo ng ating mga miyembro ng ating pamilya, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo, dahil mabisa rin po ito sa pag-aalis ng mga negatibong elemento, unhealthy vibrations, palipad hangin, bad omen, kulam guys. At kapag napamulaklak mo, tiyak na maswerte ka, yun na po ang makapagpapabago ng ating buhay. Isa rin po ang peace lily sa mga naging daan para ma-monetize ang channel ko na si Sir Mio Vlogs, dahil money maker po ito at siya rin po ang nakapagbigay daan para matupad ko ang aking pangarap sa buhay. Kumbaga ibinilin ko or sinabihan kong halaman na ito na tulungan niya ako na ma-monetize ang aking channel, at talagang ibinigay niya after 6 months. Isa rin po ito sa mga nakakapag-grant ng ating mga wishes para sa katuparan ng ating mga pangarap. Ilagay nyo rin po siya mismo doon sa northeast portion ng ating bahay, negosyo, workplace at study table para makapagbigay ng isang napakarangya at napakagandang oportunidad para sa katuparan din po ng ating mga panalangin, ng ating mga intensyon at marami pang iba. Ang malalapad na dahon niya po ay sumisimbolo ng isang oportunidad na siyang tutulong sa atin makapagpapabago ng ating buhay, dahil ang malalapad na dahon yun po ang sumisimbolo ng karangyaan, kasaganahan, kaswertihan sa pananalapi. Then dito guys, isa rin po sa mga halaman na siyang hindi nawawala dahil considered money maker at money magnet plant. Ang halaman na ito is considered also as air filtering at air purifying. Ito po yung tinatawag na Dracaena sanderiana, or mas kilala sa tawag na Lucky Chinese Bamboo. Bagamat hindi po siya kabilang sa mga bamboo na tipo variety, is tinatawag po siyang bamboo dahil sa kanyang napakatangkad na postura kapag inilagay natin siya sa isang napakalaking espasyo
At tunay nga naman na kapag ginawa natin siyang money magnet attractor, lucky charm, para mas magampan na niya kanyang tungkulin is maglalagay po tayo ng 7 laso mismo sa kanyang mga tangkay. Ito rin po is napaparami sa pamamagitan po ng stem cutting at hindi po kayo maghihinayang, hindi po kayo magsisisi. Huwag na po kayo mag-atubili maghanap neto dahil napakabisa sa paghaltak ng kasaganahan sa pananalapi at kaperahan. Ito na po yung aking propagation at naging successful po ang aking pagpaparami. Ito po is ilalagay ko mismo doon sa aking study or work table para makapagbigay sa akin ng isang napakaganda, positibo, maaliwalas at kaya-ayang pananaw sa buhay. Dahil sila rin po ay may kakayahan sa paglilinis ng hangin, kinoconvert po nila ang mga methane gases into a fresh oxygen na kinakailangan po natin para sa ating malusog na buhay. Napakaganda po, di ba guys? Maraming salamat sa walang sawang pagmahal guys. Nawa po ay nakakuha po kayo ng isang kaalaman, mga detalye at impormasyon sa mga halaman na siyang may kakayahan sa pagbibigay sa atin ng isang positibo, maaliwalas at napakagandang aura at ambience sa ating buhay. Ingat po tayong lahat. Isa mapagpalang umaga po ulit, nawa'y sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan.